nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirap sa tinubos niyang bayan. Nakupuring mga hinirang masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa Kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangang maging mga saksi sila ng kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasama ka namin, ipinagpumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking tapuri, Panginoong Diyos, Hain ng Langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Maawa ka, maawa ka.
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lang ang anal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito, ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga Hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, "Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig?" At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig.
Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig nahihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mainit pong hapon sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po.
Araw po ng Linggo, araw ng ating pagsamba. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayong araw po ng Linggo, kung pagninilayan po natin yung mga pagbasa natin sa ngayon, isang tema po yung namumutawi po. Ang lahat po ng ating mga pagbasa ay tungkol sa pag-ibig. Sinasabi ng ating mga pagbasa na malalaman na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos kapag tayo ay umiibig. Kaya pakisabi sa mga katabi, umibig ka. Di ba ho, sa ating mga karanasan sa buhay, yung ugali po ay isa sa mga nagpapakilala kung sino yung mga magulang natin. Tama ho ba? Ah, ito masipag to, manang-mana sa kanyang nanay. Ah, ito, chismosa to, manang-mana kanino. Ah, ito, magaling mag-basketball ito, parang katulad ng kanyang tatay. Nakikilala tayo kung sino ang mga magulang natin sa pamamagitan ng ating mga ugali at sa ating mga pagbasa. Nais na maging maliwanag at nais na imbitahan tayo na makilala natin yung bawat isa sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, katulad ng ating Panginoon, ang napakahalagang katangian ay marunong magmahal. Kaya sa ating pagninilay, sa umpisa ng ating pagninilay, magandang makita gaano ba kalalim yung pagmamahal ko sa ating Panginoon at sa kapwa. Maging magandang maliwanag din, alam ba natin kung paano ba talaga yung tamang pagmamahal? Kasi kung minsan, nagiging akala natin na yung pagmamahal ay kapareho lamang ng pagkagusto. Hindi ho ba? Minsan, may gusto tayong tao, pero kapag nakilala na natin, nakita na natin yung ugali, nagbabago na yung ating pagkagusto. Halimbawa, gusto natin ang pagkain ito. Kapag nakain na natin, mawawala na rin naman yung pagkagusto natin. Babalik na lang sa iba pang mga araw. Kapag sinabi natin gusto lamang natin ito, ito ay madaling nagbabago, madaling nawawala, nababago, bago, kapag gusto lamang natin, ayon sa sitwasyon at ayon sa ating pakiramdam. At nawa, yung ating pagmamahal sa Diyos at yung ating pagmamahal sa kapwa, huwag lamang maiwan sa pagkagusto. Na kapag may ibinibigay ang Diyos, kapag madali ang buhay, gusto ko ang Diyos. Kapag mahirap na ang buhay, kapag marami ng mga pagsubok, ayaw ko na ang Diyos. Kapag mahirap pakitunguhan yung aking mga anak, yung aking asawa, yung aking mga kaibigan, ayaw ko na sa kanila. Hindi po ganoon yung tunay na pagmamahal. Yun lamang ay gusto. Madaling mabago at madaling mawala. At ano yung paanyaya ng ating Panginoon sa linggong ito? Matuto tayong magmahal. Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kapag sinabi nating pagmamahal, ito ay mas malalim, mas nananatili, hindi nakabase kung ano yung ipinapakita ng iba. Ang pagmamahal na katulad ng Diyos, nagmumula sa puso, hindi nagbabago, patuloy na ninanais yung kabutihan sa bawat isa, anuman yung kanilang mga ugali at ibinibigay sa iyo. At yung ating Panginoon po, sa ating Ebanghelyo, yung ating Ebanghelyo po, parte po ito ng parang paghahabili ng ating Panginoon dahil nalalapit na yung kanyang pamamaalam. Hindi ho ba sa taong mga mahalaga para sa atin, kapag alam natin na aalis tayo ng matagal, marami tayong mga hinahabilin para mas maging maayos pa rin
yung buhay nila kapag tayo ay nawalan na. At ganun po yung ginagawa ng ating Panginoon. Alam niyang aalis na siya, mawawala na siya. Kaya patuloy siyang naghahabilin sa kanyang mga alagad para yung kanyang mga alagad patuloy na matuto na magmahal. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasasakit na paghahabilin na nangyari sa aking buhay ay yung paghahabilin po ng aking tatay. Noong 2013 po, yung aking tatay ay nagkaroon ng mga atake sa puso. At akala po ng tatay ko ay malapit na siyang kuhain ng ating Panginoon. Kaya nung dinalaw namin siya isang beses, sabi niya sa aming magkakapatid, okay na ako, huwag niyong pabayaan ng bawat isa. Inihahabilin ng tatay ko yung bawat isa sa amin na alagaan namin yung bawat isa. Alagaan nyo, huwag niyong pababayaan, patuloy niyong suportahan ang bawat isa. Para bang sinasabi niya sa amin na mahalin niyo yung bawat isa, tulungan niyo yung bawat isa katulad ng pagmamahal ko para sa inyo. At ito yung gusto kong iwanan sa inyo. At ganun po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang paghahabilin sa kanyang mga alagad. Iniuutos ko, tandaan ninyong palagi, mahalin ninyo, mag-ibigan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. At magandang tingnan yung utos ng ating Panginoon. Utos ito na magmahal, na bago niya iniutos, ipinakita niya muna sa kanyang mga alagad. Mahirap po kasi yung puro utos lamang, pero hindi naman ginagawa. Yung ating Panginoon, bago siya nag-utos, ipinakita muna niya kung paano bang magmamahal ng katulad sa kanya. Ipinakita niya kung paano magmahal ang Diyos Ama, nagagawin na at ipagpapatuloy ng kanyang mga alagad. Kaya magandang tingnan, paano ba nagmahal yung ating Panginoon at paano niya tayo iniimbitahan na magmahal? Isang paraan po ng pagmamahal ng Panginoon, patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa kabila ng mga pagkakamali ng kanyang mga minamahal. Kung titingnan po natin, hindi talaga nakabase sa mga tao, sa ugali ng mga tao yung pagmamahal ng ating Panginoon. Na kahit na iniwanan siya, pinagtaksilan siya, patuloy na hindi nagbabago ang pagmamahal ng ating Panginoon. Paano pa po pinapakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig? Kung titingnan po natin sa krus, habang siya ay nakabayubay sa krus, yung mga taong nasa baba niya, pinagsasalitaan pa rin siya ng masama. Anong sinabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa. Yung kanyang pagmamahal, kahit na nasasaktan, ninanais pa rin yung pagliligtas sa mga tao. Hinihiling pa rin niya sa kanyang Ama na patawarin ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Patuloy na nagbibigay ng pagkakataon, patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad, at patuloy na nagbibigay ng buhay upang ang kanyang mga minamahal ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito rin po yung sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, ang tunay na nagmamahal, kayang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga minamahal. At ito po yung patuloy na paanyaya sa atin. Patuloy tayong mag-alay, magbigay ng ating buhay para magkaroon ng mas magandang buhay ang ating mga minamahal, upang ang ating mga minamahal makatanggap ng mas magandang buhay. At sinabi sa atin ng Panginoon sa ikalawang pagbasa, siya ang unang nagmahal. Kaya sa mga panahon na tayo ay nagkukulang sa pag-ibig, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan umibig, ang paanyaya sa atin, lumapit sa Panginoon, buksan natin ang ating mga buhay sa Panginoon at hayaan natin na yung Panginoon punan tayo ng kanyang pagmamahal. Minahal na tayo ng Panginoon kahit na tayo ay makasalanan pa. At patuloy niya tayong
ninanais na punan ng pag-ibig, ang kailangan lamang talaga natin ay magbukas ng ating mga sarili upang tayo ay mapuno ng pag-ibig ng Panginoon, upang ang ating mga buhay patuloy na makapagpakita at makapagparanas ng pagmamahal ng ating Panginoon. At matapos nating maintindihan kung paano ba ang pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon, ang patuloy pong paanyaya sa atin ay tayo nawa ay patuloy na maging daluyan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Daluyan ng pagmamahal sa ating mga pamilya, daluyan ng pagmamahal sa ating mga kaibigan, daluyan ng pagmamahal sa ating mundo. Pagmamahal na katulad ng sa ating Panginoon, walang pinipili, hindi nagbabago, at patuloy na nag-aalay para mapaganda ang buhay ng bawat isa. Kaya ang patuloy po nating ipagdasal sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Panginoong Jesus Nazareno, patuloy mo nawa kaming turuang magmahal ng katulad sa iyo. Pagmamahal na dakila, nagpapatawad, nagmamalasakit at nararanasan ng aming mga kapwa upang ang aming mundo patuloy na maging maganda dahil nadadaluyan ng iyong pagmamahal. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay manalangin upang humingi ng biyaya ng ulan sa ating bansa. Mapagkumbaba kaming sumasamong, ipagkaloob mo na ipag-adya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahad lang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente at patirin ang aming uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto ang patuloy na pag-init ng panahon. Upang ang iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain. At ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaganhawahan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkakatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha
upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming banal, Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo.
sa kaitaasan. O sana, o sana. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo
at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Jesús Nazareno, aleluya, makalangit na sugo, aleluya, ay naglingkod na tunay,
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambanan ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayo mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos ay kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre. Matayan ay sa gisal ng aming kaligtasan. Nuestro Padre.